Good morning. This is Dr. Homer Lim, isang concerned doctor and citizen of the Philippines. So, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag nating herd immunity. So, ano ba talaga yung ibig sabihin ng herd immunity? Ang herd immunity ay sinasabi eh para po siyang pag isang grupo ng tao o kaya isang populasyon o isang syudad, isang barangay, isang village, no, na tao, no, pag meron sila tinatawag na panlaban sa isang sakit na hindi na sila nahahawa ang buong populasyon o buong barangay o buong tinatawag nating village, no, kahit na yung iba walang panlaban pero 70 daw, 60 to 70% or yung more than kalahati ng isang populasyon eh meron na silang mga tinatawag na panlaban sa isang virus, no? Ang ibig sabihin nun, herd immunity. So, kunyari, 10 tao sa isang bahay. Yung 7 dun, no, meron na silang panlaban sa sakit gaya ng COVID, okay? So, yung 3 tao dun, magiging protektado din sila. So, ibig sabihin nun, dahil dun sa malaking proportion, no, malaking bahagi ng mga populasyon, no, na meron silang panlaban na against sa isang virus, hindi na masyadong mahahawa or maapektuhan yung ibang miyembro, no, or ibang kasama ng isang grupo or isang grupo ng tao, no, na hindi na sila mahahawa dahil marami sa isa kanilang populasyon ay actually protected o kaya silang i-protect dun sa sakit gaya ng COVID. Okay? Ngayon, balikan natin yung vaccine naman. Ano ba ibig sabihin ng vaccine na 95 efficacy? Kasi lagi nang sinasabi, pinag-iayabang nila na ang COVID daw ay vaccine, COVID vaccine ay 95% effective. Ano ibig sabihin nun? Base sa datos nila, sa pag-aaral ng mga drug companies mismo, ha, ang vaccine na po na COVID vaccines na ngayon na ginagamit ngayon ay effective na hindi karon magkaroon ng isang malubhang sakit. Okay? So yung sinasabi niyang 95 efficacy, hindi ka magkakaroon ng malubhang sakit. So hindi niya po maiiwasan o hindi niya mape-prevent yung mga vaccine na COVID, hindi niya mape-prevent kayo na mahawa. Mape-prevent lang niya kayong magkaroon daw ng malubhang sakit at mamatay. So kailangan natin tandaan. So yung efficacy ng datos, no, na sinasabi against COVID na hindi ka magkakaroon ng malubhang sakit or mamatay. Okay? So anong pinagkaiba niya sa ibang vaccine na meron na sa market, merkado? Gaya ng polio, measles, mumps, rubella, hepatitis, lahat 'yan pag nabakunahan ka, hindi ka mahahawa. So iba po yung vaccine ngayon ng COVID. Mahahawa ka pa rin at makakahawa ka. Okay? So malaki po ang pagkakaiba niya. So ngayon, kung isang vaccine eh nakakapag-prevent lang na ikaw magkaroon ng malubhang sakit. So paano nating sasabihin na itong mga bakuna pag binigay natin sa gaya ng sinasabi ng mga otoridad natin na kailangan babakunahan at least daw eh 70% or 70 million daw ng Pilipino para ma-achieve or maabot natin ng herd immunity. Eh, balikan natin, teka. Eh, di yung COVID, sabi niya, yung vaccine ng COVID, magpe-prevent lang kayo na magkaroon ng malubhang sakit. Pero hindi kayo proprotektahan or maproprotekta kayo sa sakit at hindi pwede pa rin kayo mahawa at pwede kayo manghawa. Therefore, itong sinasabi nilang 70% na babakunahan para magka-herd immunity, parang sablay yata, hindi yata tama, no? So, in fact, no, kung titingnan nyo yung mga datos galing sa ibang bansa na mataas na ang bakuna, no, yung vaccination rates nila, yung Gibraltar, isang maliit na island nation, no, over 100%. Yung Seychelles, ganun din. Island tourist spot nga yun, eh, Seychelles, no, over 100%. UAE, no? Israel, United Kingdom. So, matataas na po yan. 70, 60, 70% bakunado yung populasyon. Tingnan nyo po ang datos ngayon.
gaano po kataas ang kanilang kaso. Mas mataas na po ang kaso nila ngayon kumpara nung the last huling anim na buwan. In fact, yung isang expert ng vaccine sa Oxford sa United Kingdom, sabi niya, mukhang hindi na natin kaya i-achieve ang herd immunity sa mga sa mga vaccine ngayon ng COVID na in the market tawag natin or nasa merkado, no? So mukhang itong mga vaccine daw hindi kayang i-achieve ang herd immunity. So kung ganun po, hindi mo kaya ng mga bakunang kasalukuyang nandito, no? So paano natin ngayon sasabihin na makakapag-reach tayo ng herd immunity? So ano ngayon ang plano ng gobyerno nung nakikita na nila ngayon na parang oo nga, parang hindi nga talaga effective yung bakuna, no? Kung titingnan nyo nga, yung Israel at yung UAE nagbabakuna na, third shot na po sila sa mga populasyon. Yung US, magsisimula na rin daw sila mag third shot sa mga populasyon, sa mga tao nila. So tayo sa Pilipinas, wala pa tayong 20% na babakunahan. So paano natin i-achieve yung herd immunity kung hindi pa nga natin kayang tapusin yung 60 to 70% ng populasyon? Pero babalik tayo, hindi ganun sinasabi ko, hindi talaga kaya ng bakuna mag-achieve ng tinatawag nating herd immunity kasi hindi naman yan talaga na-prevent ang infection. So sa tingin ko, kailangan i-review ulit ng na authoridad ano dapat ang gawin, ano ang susunod na plano or strategy para matapos na at hindi naman tayo laging nagla-lockdown pag mataas ang ating mga cases. Salamat po. This is Dr. Homer Lim, isang concerned doctor and citizen of the Philippines.